So ngayon guys, tuturuan ko kayo mag-book ng ticket via AirAsia online. Punta kayo sa apps ng AirAsia, click nyo yung flight, and then, yan meron po dyan, round trip, merong one way. So punta tayo sa one way, try natin, from Puerto Princesa or to Manila. Yan, depende po sa inyo kung saan kayo magagaling at pupunta. And then, meron po dyan na guest, gusto nyo economy, meron po. Pili lang po kayo, tapos yung date po lalagay nyo. May nakalagay na rin po na price or rate dyan. So, hindi natin alam kung ano po yung pinakamababa. Piliin nyo lang po dyan kasi lalabas po yan mamaya. And then, pupunta tayo dun sa so, depende po kung gusto nyo AirAsia lang na plane or all flights. So, click na lang natin AirAsia po kasi yung gusto ko. Tapos, click nyo lang po search. So, yan na po yung price. Piliin nyo lang yan dyan, guys. Kung anong oras. Tapos, click nyo lang or select nyo lang. Mapupunta kayo dito. May nakalagay po dito kasi na baggage allowance or gusto nyo naman na hindi random seat. Gusto nyo talagang makaupo dun sa may malapit sa may bintana, banda. So yan, pili lang po kayo. Yan, meron po dyan. So bali, pag bumili kayo ng isang upuan, it's worth 400 something. Click nyo lang po yan kung saan yan ang gusto nyo. Kasi may nakalagay naman po dyan kapag hindi na available yung seat. 451. So, 451 pala yung isang upuan. Yan po, meron din dyan silang food. O, yan po. Kung gusto nyo yung mga baggage nyo na halimbawa malakihan, so meron po dyan, mag-a-add na lang po kayo. So, yan yung sa food nila, 200 pesos. Click nyo lang yung plus. Yan. So, hindi tayo bibili. For example, tapos continue tayo. So, yan. Susulat nyo lang po yung pangalan nyo, full name. So, dapat po walang mali. Dapat lahat po tama doon sa ID na ipipresent nyo din. Yan. Click nyo lang po yung Philippines. Doon sa nationality. Yan, kung may infants po kayo, add nyo lang contact details nyo. For example, yung email nyo, number nyo. Yan, lagay nyo lang po yung ano nyo dyan, contact number. For example, lagay natin emergency contact. Kung kaano-ano mo po yun, or parents man, kapatid, tapos lagay nyo lang yung number nyo, yung contact number nung emergency contact, and then ilagay nyo rin po yung number ninyo, and email address. Kasi sa email address po, dyan po magsisend ng nung ticket ninyo. So dyan po nila isisend, ayan na rin po yung ipipresented nyo kapag nandun na kayo sa airport. So, yan lang po. Lagay nyo po kung Philippines kayo. Lagay nyo, hanapin nyo lang po yung Philippines dyan. Kasi yan po yung sa number. +63. Yan. Tapos, lagay nyo na yung number. Cellphone number nyo. So, hindi nyo yan makukontinue hanggat hindi nyo natatapos. So, dapat tapusin nyo yan, guys. So, yan. Lumabas na yung continue. So, ibig sabihin na fill up na natin lahat. Click mo yan. Tapos, yes, cover to me. O, doon na lang po tayo sa no. I'll cover
my own expenses. So, yan po. Wait na lang natin. So, ayan na yung payments. So, ito na, magbabayad ka na. So, sa pagbabayad, meron sila ditong debit card, credit debit card. Meron naman silang payment partner. Sa payment partner, mayan, meron sila Cebuana, Robinson, EasyPay, Mlulier, SM, and Bayad Center. Pag dito kayo sa internet banking, meron silang DragonPay. At sa wallet naman, meron po silang GCash. So, yan. So, mas maganda kasi ngayon kung mag-GCash ka naman lang, GCash ka na lang kung may laman yung GCash mo. Yan. So, i-click mo na lang po yan, ipapurchase mo na. So, pag plinik mo na yan, magbibigay na sila sa inyo, magbe-email na sila sa inyo na ibig sabihin, bayad na yung ticket tsaka on process na. And after 24 hours, yung iba nga kahit wala ng 24 hours o 48 hours, nagsasend na sila ng confirmation sa Gmail. So, yan guys. Kung may mga idea kayo para kumuha ng online ticket. Thank you so much and see you.